huwag niyo po akong husgahan. Nakikiusap po ako. Dahil sa ngayon po ako ay stress at depressed. So parang mapagpalang araw po sa atin lahat. Guys, meron po ako nga kwento. Ito po ay ang kwento nito ay hinihiling ko po sa inyong pag-uunawa. At sana huwag niyo po akong husgahan kung ano man yung maririnig niyong kwento, yung tungkol sa aking pagkakamali. At umpisahan ko na, guys. Sa totoo lang po, nahihirapan po akong ikwento ito at i-share dahil hindi po ito katanggap-tanggap. Ako po ay nakakahiyaman po aminin at sabihin, ako po ay nakasira ng isang pamilya. At yan po, hindi po yan tama at hindi po yan katanggap-tanggap. At nakakahiya po yan. Pero isa po ako sa mga taong ayaw na sinisira ang pamilya na may pamilya. Pero hindi ko alam kung bakit nagawa ko po ito. Hindi ko alam kung ano yung nagtulak sa akin para gawin yung mga ganitong bagay. Pero kaya ko po naisip na i-share sa inyo, guys, kasi nahihirapan na rin po ako matulog sa gabi. At sa pagising ko po sa umaga, pag naalala ko po yung mga ganong bagay, na isang tulad ko ay nakasira na po ng isang pamilya. At merong mga bata na mawawalan ng magulang dahil po sa aking ginawa. Masakit po yun, guys. Hindi po ako proud sa aking ginawa. Ako po ay nahihiya. At kung pwede ko lang po ibalik ang mga panahon na hindi naman dapat ginawa, gagawin ko, guys. Para lang walang masirang pamilya. Walang masirang pamilya. At ikinakahiya ko yung sarili ko dahil sa ginawa ko. Sinira ko yung isang pamilya na hindi naman dapat. Kaya po ako humihingi ng tag-uunawa nyo at huwag nyo po akong husgahan. Nakikiusap po ako. Dahil sa ngayon po ako ay stress at depressed. So parang kaya sana naintindihan niyo po at huwag niyo po akong husgahan. Ang akin pong kailangan ngayon ay inyong payo na yung magpapalakas sa akin, yung hindi ko mararamdaman yung iniinsulto ako. Yun po, guys. Eh, sa totoo lang, ginawa ko naman po lahat na maayos yung pamilya, pero wala na talaga. Hindi ko alam kung magkakaayos pa yung pamilya or hindi na. Pero sana maayos. Pinagdadasal ko naman yung guys. At guys, aking pong hinihiling sa inyo na sabay-sabay ho nating ipagdasal yung kapitbahay namin, kasi sa kanya po yung kwento. At kanina po kasi tumawag ako dun sa amin, tapos naka-video call kasi yun, guys. Tapos nakikita ko dun sa dulo na bakit may nag-uumpukan. Yun pala yung mga marites doon. So bilang anak ni Nanay Christy Permin, inalam ko po yung kwento. Ito nga po yung kapitbahay namin. Sinira niya yung buhay ng yung pamilya ng kumpare niya. So nakwento po sa akin na ganun. At hanggang doon lamang po yung kwento. Kasi nga po yung mga marites doon, parang limited lang din yung kaalaman nila. So parang sabi ko nga, tatawag pa rin ako dyan sa inyo at aalamin ko kung ano yung magaganap sa susunod. Kasi parang hindi pa naman buo yung kwento. So sana, guys, wag niyong husgahan yung kapitbahay namin. Kasi ikaw, ako, tao lang tayo, nakakagawa ko tayo ng pagkakamali.
Guys, lilinawin ko lang ha. Kaya ko po inalam yung buhay nung kapitbahay namin, kung ano yung naganap. Kasi nga po, iniisip ko na baka may content ako doon. Alam niyo naman na naging anak na ako ni Nanay Christy Permin. So, puro na lang kasi cut din. Guys, masakit na yung ulo ko sa kakagawa ng content sa kanila. Sa totoo lang, guys. Pati sa title, guys. Nahihirapan na rin ako, guys. So, ayan lang, guys. At kung ikaw hindi pa nakasubscribe ng aking channel, mag-subscribe ka na sa aking channel. I'm Skye Velasco. Maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat.